marami kaming rice na leftover. Nagkaroon kami ng crab, garlic. So, gintabi ko ang butter and garlic dahil ito ang gagamitin ko sa fried rice. Ilagay lang natin yung ating butter sa fried rice natin. I-melt lang natin ang butter and ang garlic sa fried rice natin. Atin siya halo-haloin. O kayin lang. Huwag natin itapon ang ating mga sauce ng crab kasi magagamit natin sa mga fried rice. Maglagay ng konting asin. So, ito na ang ating garlic rice. Ang ating ginamit, yung ating leftover ng garlic and butter ng crab with garlic. Ayan. So, kailangan hindi natin itatapon. So, ito na yung ating masarap na fried rice. So, ganun guys. Ang ginamit ko, yung tira ng aking garlic at butter. Ito yung mga ginamit, yung leftover. Ayan. So, masarap yung fried rice nito. Alam nyo ba na kumain yung mga employer ko ng crab garlic or tinatawag na, di ba mayroon tayong chili crab, mayroon tayong crab with garlic, o di ba? So, may mga mantika yun, may mga oil yun. So, tinabi ko lang siya. Kasi naisipan ko na gagamitin sa fried rice. So, ito na. Ang sarap ng fried rice, guys. Ayun. So, guys, I hope na may natutuhan kayo na pag once may crab tayo, huwag natin itatapon yung ating mga leftover ng kanyang mga sauce. Kasi ilalagay natin yan sa ating mga kanin. Isa pa, guys. Mayroon pa ako. Chili crab sauce. Ito siya, guys. Itinabi ko lang sa ref. So, anytime, magagamit ko rin sa rice. Ito siya, guys. Yun. So, kailangan, isi-save natin. Kasi pag malagay natin sa ref, okay lang yun. Tumitigas ang butter. So, magamit natin pag marami tayong leftover na rice. Ganon yun, guys. So, okay. Thank you for watching. I hope na may natutuhan kayo sa ating pang-breakfast na fried rice leftover ng crab. Garlic.